papunta sa kanan ay papunta ng airport. Ayan, nasa Inich. Punta ng airport. Malapit lang. Mga 10 minutes away lang. Mag-airport road na. Yan, yung kalsada na yan. Papunta ng airport. Pauwi ng Pinas. Kailan pa kaya tayo uwi ng Pinas? Oh, lala! Makakauwi pa kaya ng Pinas? Parang sa tingin ko, hindi na. Wala nang uwian. Bagong ano stadium yan, ginagawa na yun. Rixos Golf Hotel, ayan yun. Yan naman yung, kung hindi ako nagkakamali, itong building na to ay yung Shark Hotel. Tingnan nga natin. Ayan. Ah, yung kabila yung Shark Hotel, itong ano na to, yung collection. Yan, pangalan, no? Hinets Collection. Ito yung sa baba, yung Shark Hotel. Ito. Yan, sa baba. Ito. Yan, Shark Hotel. Magkadugtong lang pala sila. So may maliit na park dito. Yung pathway o pathwalk, yung maliit na park na yan. So ngayon hindi maganda malaglakad yan dahil napakainit, mga kalibel. Sa hapon o gabi, yan pwede mga 6-5. Okay yan. Pero sa ngayon, hindi. Ay, nako, napakainit. Napakainit yan ang parking. Meron na rin akong ginawang project dyan eh. Dyan, nagdilim. May customer din ako dyan na ano. Katari. Yan yung isang playground nila dito. Yan ah. Pang bata. Yan, playground. Ito, diretso na ng ano to, Corniche. Dagat, kumbaga sa Pilipinas ay Rojas Boulevard. Yung kadugtong nito, mga ano na, mga yati na yati, speedboat, mga paupahan diyan sa kabila. Ay, may kita nyo, may mga ano diyan, yung jet ski. Ang Corniche, tapos doon sa yung pinakadulong-dulo doon, mga customer ko rin yan, mga coffee shop at saka hotel. Yan, tapos dito naman yung pwede ka maminuit dito, guys. Maminuit ka dyan, pwede mag-jogging ka, mag-ano ka, kung ano, mag
bike-bike ka dyan, pwede sa gilid. Tapos yun doon, yun, bilihan ng isda. May bilihan ng isda dyan, ayan, 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 yung area na yan. Bilihan ng isda yan pag madaling araw. Tapos ito yung restaurant na kapihan. Pwede kang magkape, kumain, yan. Kaso nag-open to sila hapon na kasi ngayon mainit, walang customer. Tapos ito, malalala natin yung mga plug ng mga iba't ibang bansa na nag-participate ng FIFA World Cup. Yan, mga bansa na yan, yung mga plug na yan. Diyan nakalagay. Kung sino yung nag-participate dito, sino yung sumali nung anong Olympic, nandyan yung plug niya. Tapos yung loob niyan, yun na, papunta na doon sa mga customer natin na coffee shop. At the same time, may park. So ito yung view ng Corniche pag tanghali. Tanghali ngayon dito. So yan yung nakikita nyo na view. Kita nyo naman, oh. Tirik na tirik yung puno, yung ano niya, shadow, yung anino niya, di ba? Dahil alas 12 ng tanghali dito ngayon. Ano pa nga lang eh, alas 11:20 pa lang pala. Pero tirik na tirik na. So yun, daming kalapati, oh. Saan ba, kalapati yan, oh. Tapos ito na, puro gilid na ng dagat yan. Yung talakarin mo lang, ilang meters lang, idagat na yan, mga kalibel. Ito ay parking. Tapos mayroong lalakaran mo, magja-jogging ka, pwede dyan. Yan. Fresco dyan, pag, lalo na pag taglamig o kaya araw ng taglamig. Pero sa ngayon, makikita nyo walang tao. Kasi ang mga tao dyan, mamayang gabi pa. Kasi napaka-init, makalibel. Eh, nakita nyo, yung mga bangka nyan, nakala nyo, mga bahay-bahay yan. Mga bangka yan, yung wooden boat. Mga sinauna nilang bangka, mga kalibel. Yan yung nakikita nyo. Tapos yan, may mga restaurant din, coffee shop, sa gilid. Tapos pwede ka rin dito mag ito, meron ditong malaking ano. Ano, yun, oh. Ang tawag dyan, kabibi. Ayan, malaki, oh. May perla sa loob. Tapos meron dito mga bike, mga kalibel, na iskan mo lang. Meron silang apps, tapos iskan mo lang, papayaran mo lang sa through apps. Magbabike-bike ka dito, yung scooter ba, yung electric. Scooter na electric bike. Ano bang tawag nila dyan? Yan. So, diba yun, yung na-videoan natin ng mga nakaraang buwan. Yan, mga bike, oh. Yan, maliliit. Electric bike, yung ano lang. Pwede pang bata, pwede pang matanda. Yan, dagat na yan, guys. Ina-allow naman dyan maminuit, pwede kang maminuit dyan. Walang problema. Jogging, maminuit, masyal ka, mag-picnic, walang problema. Basta huwag ka lang magkakalap. So yun yung view dito, mga kalibel. Ang tawag dito, Corniche. Yun sa mga building na yun, Waste Bay at saka Aldap na, yun ang tawag dyan. Ito itong gilid na to, ay Corniche to. Napakaganda rito pag gabi. Kaso lang, tinatamad lang ako pumunta rito sa gabi. Available naman tayo. Kasi pang-araw yung duty natin. So pwede tayo mamasyal sa gabi. Kaso tinatamad ako mamasyal. Lalo na nag-iisa ka. Maganda sana kung may kabadi-badi ka, may kausap ka man. Yan ang kagandahan dito. Dahil pwede kang magano rito. Minuit picnic, kayan jogging-jogging kung malapit ka lang dito, pwede ka rito every day. Maganda rito ang hangin, presko ang hangin dito every morning bago sumikat ang araw, ng alas 4, alas 5. Napakasarap dito magpapawis, mga kalibin. Walang kasing
fresh ko rito. Pero pag ganito tag-init, humid kasi rito, napakahirap. Paglabas mo dyan, para kang sinasakal dyan sa sobrang init. Yan, kikita nyo yung mga building na yan. Yan ang tinatawag na Heart of Doha. Ayun, nakikita nyo yung building doon, parang condom. Ang tawag dyan ng mga karamihan ay condom tower. Pero ang pangalan talaga nyan, Birds. Birds Tower, Birds Doha. Pero tinatawag yan na condom, kasi parang condom talaga siya eh. Kaya tawag nila condom tower. Mas kilala siya ko sa condom tower. Kaliwa tayo dahil mag-u-turn tayo. Ganda ng view. Meron na rin ako rin itong video. Panoorin nyo lang sa aking YouTube channel para sa gabi, yung video ng gabi at saka sa araw. Magkaiba talaga sa araw at saka gabi. Gabi makikita mo yung ilaw. Napakaganda ng Doha pag gabi. Yung mga ilaw, ang ganda ng mga ilaw dito. Siyempre mura ang ano rito eh, mura ang kuryente. Tatag ng ilaw yung buong Doha. Mag-u-turn tayo, pupunta tayo rito sa kabila. Maghahanap tayo ng kakainan natin, mga kalabit. Manananghalian tayo. Manananghalian si Papa Top. Yan, tanaw nyo pa rin dagat. Nung unang panahon, ano lang to rito, disyerto lang. Ito, nakalsada na to, ano to, dagat din to, tinambakan lang. Tinambakan nila para lumawak yung ano. Pero pag lumaki ang dagat, yun lang. Lubugan Doha. Kasi alam nyo, yung Doha, kaya lang lumalapad dyan, lumalaki yung lupa dahil tinatambakan ang tinatambakan nila. Para lumapad yung lupa nila. Kasi maliit lang kasi ang Doha guys. Isang araw, kaya mong ikutin siya sa isang araw. U-turn tayo. Dito si Dugong eh. Si Dugong, makikita nyo rito si Dugong. May video naman na ako rito kay Dugong. Ayan si Dugong oh. Si Dugong. Pero hindi tayo pupunta dyan. May video na ako guys sa YouTube ko, yung si Dugong, yung history ni Dugong. Ito pala rito, post office to, theater din, tapos post office. Post office ng Doha Qatar. Kiopos kung tawagin. Kiopos. Hanap tayo na makakainan, mga kalevel. Siyempre, sa favorite na restaurant natin, walang iba kundi ang Tea Time. Tita nyo yung kulay dilaw. Ano yan, station yan, metro station, underground. Yan lang yung nakaumbok, pero sa ilalim niya, nandun yung station ng tren. Tinatawag na metro station. Yan, yan. Yung metro station niya. Cornish Metro Station. So, punta tayo dito sa may Tea Time sa
sport club, West Bay Sport Club. Yan, oh. May video na rin ako nito rito. Dito ginaganap yung mga lawn tennis, badminton, soccer, table tennis, dyan sa stadium na yan dyan. Parang may event yata, may mga Liquia police, private police na private police na naka-duty yung mga pulay-pula ng sasakyan sa gilid. Dito tayo daan. Yan, yan ang stadium dito. Ano, may track and field saka ito rito yung loob niyan, player entrance eh, no? Yan, dito yung mga parking. Ulala, sarado. Nung mga ano punch, bilihan ng kape, bilihan ng ticket, ayan, bilihan ng ticket, ticket room entrance 2. Pero siyempre andito yung tea time. Ayan ang tea time. Yan ang tea time, dito tayo kakain.